Mayong hapon sa tanan! Oh, marunong na akong mag-Bisaya. Oh, ayun lang ang alam ko. Kumusta kayo, guys? Happy Wednesday, hapon na. Hapon na naman tayo nakapag-vlog kasi kaninang umaga, kaya naka-makeup ako, guys. Nag-live ako sa FB. Nag-makeup tutorial ako. Live tutorial ng makeup. So, ngayon, free na tayo. Then, before na nag-vlog naman ako, nakapaglaba-laba na rin. At nakapag-imis-imis na rin dito ng kalat namin sa bahay. Ang laki ng water ko. Kailangan ko ng water kasi sabi ng doktor ay kulang ako sa water. Kaya medyo sasakit-sakit yung chan ko. Because nagkaroon ko ng IBS, yung sinasabi nila na irritable bowel movement or bowel syndrome. So, yun ang nangyari. Kaya sakit-sakit yung chan ko. So, binigyan na rin naman ako ng gamot. Kaya, at ang advice niya sa akin is, inom daw ako ng water lagi. So, napansin ko din yan, hindi ako masyadong umiinom ng water lately. Napansin niyo ba, yung mga nakapanood ng mga vlogs ko noon pa, lagi ko na-advise, inom ng maraming water. Tapos, ako lagi ako may dalang ganito. Then, parang lately, hindi ko alam bakit naman hindi ako nauuhaw. So, hindi na ako nakapagdala lagi ng ganito. So, ngayon, itong malaki talaga na dalahin ko. Alam niyo naman ito is 2 liters. Yan. Sa Herbalife to galing. At, ngayon, gagamitin ko na ulit. Kasi yung dati kong ginagamit, mga 500 ml lang yun. Pero ngayon, malaki. Pero hindi ko naman dapat ubusin ito ng one time lang. Ito dapat at least sa buong araw. Kaya ito, kanina pa ito, kalahati lang naman yung nilagay ko kasi before na naglagay ako dito, kanina pang umaga, ay nakainom na rin naman ako. Tsaka may mga juices akong ininom. Yung prune juice na iniinom ko nga para makatulong din sa aking tiyan. So, ang hirap ano, kapag may problema tayo sa tiyan, ang hirap. So, iwasan ko na yung hindi pag-inom ng water. So, na ano ako. Kasi ang feeling ko, guys, yung bang halimbawa, nag-move na ako, nag-toilet ako, yung bang, ano naman, everyday naman, nag-move ako. Kaya lang, para bang kulang, para bang hindi ako satisfied, yung ganun ba. So, then, naramdaman ko sakit-sakit na yun siya. Nakala ko nga kung ano. Pero okay naman, at na-dehydrate ako. So, mahirap yung dehydration. So, kailangan ko ng water lagi. At so, ayan, to take na nga ako ng water. And then, advice sa akin, don't take pain reliever. So, hindi naman masyadong masakit. Parang sakit-sakit lang. So, hindi ako take ng pain reliever as much as possible. Kung kailangan lang. So, yun. And mga fruits, kailangan fruits at konting kain lang. Ayun. Minsan kasi, alam nyo ba, yung nagka-fasting ako, di ba? So, nagka-fasting ako ng mga 16 hours to 20 hours. Then, after that, parang gutom na gutom ako. Hindi ko mapigilan yung sarili kung kumain ng marami, which is not good. Dapat pala hindi kakain ng sobrang dami. Tapos pag kumain ako, katulad yung galing ako sa work, yung buong araw na nag-work ako, hindi ako kumakain yan kasi nagka-fasting nga ako. Then pagdating ko dito, kakain ako. Tapos papansin ko na meron ako dyang may okra, merong talong lalagain ko, yung sawsaw ko sa bago. Diyos ko, sarap-sarap, ang dami kong kain. Hey. Kaya ayan, ang nangyari sa akin. Buti na lang nga, at okay naman na ako ngayon, medyo okay na. May konti pa rin, parang may tumutusok-tusok pang konti. Kasi nagkaroon din ng inflammation, sabi ng doktor. So, kasi nga, nagka-problema sa bituka, di ba? So, siguro naan siya, nagasgas, kasi sobrang dami ng kinain. And then, so, ngayon, disiplina talaga sa sarili. Eh, kasi ako, pag nakakain ako talaga, o nakakita ako ng pagkain Pinoy, talagang sobra parang wala ng bukas. Ganun yung nangyayari sa akin. Anyway, I'm fine na. I'm okay. So, I'm happy kasi na-solve na rin yung problema. Natakot ako. Akala ko kung ano to sa chan ko. So, then, so, hapon naman na. Alam niyo yung box na gagawin ko, hindi ko nagawa yung isa pang box. Kasi kahapon, ginawa ko yung isang box. Tapos, ngayon ko dapat buhuin yung isang box. Pero, nandito yung isang box na binuo ko kahapon. Ayan, nandyan.
hindi ko pa nalagyan ng laman. Kaya yun ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko ng laman kasi wala naman akong gagawin na. Tapos na ako mag-imis-imis, nakapagtupi na rin ako ng nilabahan, tapos nakapag-hanger na ako ng mga nilabahan na bagong laba. Kasi yung tinupi ko, yung dating nilabahan na tuyo na. So, ayan ang gagawin natin ngayon. Samahan niyo ako kasi ang dami kong hahalwatin doon sa kwarto namin, sa kabilang kwarto na nandun lahat na ipon yung mga ilalagay ko sa box. So, aayusin ko yan. And before that, itatapon ko muna itong aking, alam niyo, maganda ko sana to. Kaya lang nasira yung zipper niyan ko na mabalik. So, I'm going to throw it na kasi useless na rin, di ba? So, itapon ko na lang. Kasi pang-hanap dito sa bahay. Mag-keep ka ng mga bagay na hindi naman magagamit na eh. It's better na itapon na lang. So, tapon natin dito sa recycling bin. Sayang mo. Bibili na lang ulit ako. Mura lang naman. Kasi alam mo, bili ko doon. $2 na. So, bibili na ulit ako. Mag-order na ulit ako. Kasi, ang hit naman dalahin ng gano'n na walang zipper. For the meantime, yung isang bag ko muna na medyo maliit yung gagamitin ko. Ayan. Eh, tomorrow ay babalik na tayo sa trabaho. So, nakapag-day off na ako ng 2 days off. Kahapon and today. So, babalik na naman ako bukas. So, simula na naman tayo maghanap buhay. Okay, let's go guys. Punta tayo dun sa kabilang room. At hanapin ko na yung mga ikakarga ko sa yan. Ilalagay ko sa box. Yan. Ako, makalat nga itong room na to. At alam nyo, dito nga nakalagay yung mga damit ko. Iniisip ko na nga kung papaano. Kasi pag dumating yung ayan. Pag dumating pa yung isa kong anak, so siya yung mag-occupy dito sa isang room. Ilagay ko muna dito. Ang dami kong damit. Sobrang dami. Mahilig talaga ako sa damit. Super hilig. So, ito mga bagong nilabahan. Dito ko ilalagay ito. Kasi doon sa room namin, kung konting space ko doon kasi marami din akong damit doon. Nakakabuang. Yan. Tingnan ninyo dito makalat. Ito yung mga binili kong mga supplements din para kay nanay at kay tatay. Ito, so binilan ko rin sila ng mga gamis. Mas madali kasi para sa kanila yung gamis. So parang kinakain-kain lang yun ng vitamin C. May binili din ako. Yan, para kay father. Sa tatay ko yan. At syempre kay nanay, ang calcium ko lang yung calcium. At syempre, bumili din ako ng para kay nanay ng multivitamins din. Women's multivitamin. Ang dami na, no? So para sawa sila sa vitamins. Kailangan nila yan eh. Pinuksan ko yung bintana dito. Ayan. Para maliwanag. Di na ako kailangan mag-ilaw. Alam nyo, ayan. Andyan yung aking ring. Ito yung isang box na ibubuo ko din. Siguro baka mamaya magawa ko din yan. At itong nakatambak na ito dito sa gilid. Yan. Lahat yan is going to Philippines. Lahat yung mga nasa ibabaw na yan. Lahat papunta sa Philippines. Yan. Awag lang to kasi itong nasa gilid nito mga damit ko pa rin yan ng mga ano ba. Alam nyo ako minsan pag sinuot ko yung damit na isang beses tapos okay pa naman malinis pa eh, hindi ko naman nilalabahan kaagad para hindi maluma. Ayan nakalagay dyan. Tapos dito sa baba na to, ito marami yung mga nakapaki na yan dyan. Lalagay ko yan sa box. So gawin na natin guys. At nakita nyo yung natatakpan pa yon. Yan. Yan natatakpan na yan. Mga ano yan, mga damit din na ipapadala ko din sa box. So, lahat siya nahahalwatin ko. At alam nyo ba, sa totoo lang, mahirap mag-ayos ng mga padala sa box. Sobrang it takes time. So, kailangan ayusin ng mabuti. Katulad ngayon, kasi ang ginagawa ko, pag minabili ako, lagay ako na lagay dito, lagay ko lang, lagay dyan, ganon. So, ngayon na, hindi ko na alam kung paano ko umpisahan. Sa dami. Diba? Para sa malo sa buhay at sa Pilipinas, sa Pasko. Diba? Malapit ng Pasko. Alam nyo dito sa room na to, kasi gusto ni Barry dito, medyo dark dito talaga. Pag hapon minsan, nagsisiesta yan dito siya mag-isa. Yan.
Tapos pag dumating ako ng bahay, nahanap ko siya, nandito pala siya. Kasi gusto niya dito magpahinga. Ayan, tingnan ninyo, oh. Ayan. Paayusin natin at ang dami kong kalat. Yan, ilalagay ko na dito sa ibabaw lahat ng mga ipapadala ko para makita ko kung alin yung uunahin ko na ilalagay. Ayan. Kasi pag hindi ko inayos ng ayos yan, mabilis mapuno yung box. Dapat ayusin natin. Ito bigay ko to kay nanay. Pang ganun. Ayan. Ang dami-dami! Dami kong abubot. Super! Kailangan natin, ilagay natin dyan. So far, nakapagpahinga naman ako ng ayos. Kaya, medyo masigla na naman tayo. Babalik bukas sa trabaho. Ang dami-dami! Meron din akong ipapadalang mga laruan dun sa mga pamangkin ko. Alam niyo ba yung mga pamangkin ko na yan? Tuwan-tuwa yan pagka napadalahan ng mga laruan. So marami yan. Lalagay ko lang dyan. At na, makita ko ng ayos. So mas marami yung papadala ko kay nanay kasi nga, padala ko kay nanay ko. Excuse me. Ang kati naman lalamunan ko. Maraming papadala ko kay nanay. Kasi doon, nandun yung maraming mga aming kapamilya. Nandun doon. So kami kasi, nasa kabilang subdivision kami. So ang nandun lang, yung mga anak ko lang. Kadami-dami gid. Uy. Ito, ipadala ko din pala ito kasi para doon sa aking mga dalaga. Padala ko yan sa, para sa bahay. Anong dami! Ito yung dati kong ginagamit. Hindi ko lang alam kung okay pa to. Maganda rin to eh, kasi pag nagbablog ako, sumusunod-sunod. Kaya lang pag nanonood ako ng vlog ko, na ginamit ko to, parang nahihilo ako. Kaloka, no? Yan, bigyan ko din ng mga notebook si nanay. So kasi, para may listahan siya ng mga, sa tindahan niya. May tindahan kasi si Mudra Kells. Yan, bigay ko sa kanya yung mga notebook yan, listahan, hindi ko man ginagamit. At ito, ouch, nabawas-bawasan naman na yung mga kalat ko dyan. Please ko die, yung kalat. So, ito. Nakakapagod guys, ang dami. Kalahati pa lang lalagay ko sa box. Super. Kailangan ko talaga buuin muna yung isang box. Ang dami. Nakakapagod. Pero alam nyo, sulit naman kasi mag-i-enjoy sila sa Pasko.
Ay, sa wakas, guys, malapit ko nang matapos. Hindi pa rin natapos. Oo, malapit ko nang mapuno yung box. At least yung mga nandito kanina nakatambak, nailagay ko na, na i-ready ko na at nailagay ko na doon sa loob ng box. So, konti na lang ilalagay ko doon. And then, pinagbukod ko, yung para sa mga nanay ko at tatay ko, bukod na box at saka yung isang box na bubuuin ko pa nga nandito pa, hindi ko pa nabuo, yun naman para sa mga anak ko doon, yung dalawa kong dalaga. So, pinagbukod ko kasi magkaiba sila ng address para hindi na sila maghalo-halo yung mga padala. So, pinagbukod ko na lang. And ito yung mga natira. Yan, yung mga nandun sa sulok na yun. Yan yung mga tinira kong para sa mga anak ko. Yan talaga yung para sa kanila. At alam nyo, marami pa akong bibilihin. Bibili pa ako ng mga chocolates kasi gusto nila ng chocolates. So, bibili pa ako ng chocolates. So, ilalagay ko lang sa ibabaw yan para hindi naman mapirat. Ano, sana huwag matunaw. Kasi last time nagpadala ako, may mga ano, melted daw yung iba. Kaya, nakakalungkot. Nako, itong aking computer. Ang dami-dami lumalabas na kung ano-ano. Yan, dito ko nga nilalagay itong computer na to kasi nga pag may mga bata, nandito yung mga apo, naku, kinakalikot. So, tinabi ko na lang dito. Ayan, so medyo mabagal yung aking laptop na yan. Kaya nga, nahirapan akong gamitin. Ayan, may mga ganito ko ganito pa. Ang dami lumalabas. So, okay, so hapon na guys, magluluto naman ako. Alam nyo, yun nga, 7 o'clock na rin gabi. Pero maliwanag pa naman. Andiyan na si Barry, kaya lang, alam nyo ba, humiga na siya kasi napagod sa paglalaro. Ay naku, kasi super init ngayon nga, kaya nga hindi ko natuloy yung aking pagga-garden. Napaka-init ngayong araw na to, 30 degrees, tapos naglaro siya ng golf. Ayun, pagod, na nakahiga na doon sa kwarto namin. And yan, so at least maginhawa na yung pakiramdam ko yung isip ko kasi lahat yung mga nakatambak dito na ikahon ko na at ang natira na lang dito yung mga ilalagay ko doon sa box sa mga anak ko. At eto, alam nyo, mga damit ko ayan, tinakpan ko na nga lang ito kasi itong mga damit na to, sa totoong buhay guys, naisuot ko na yung mga yan. So, hindi naman marumi talaga, lalo na yung mga skirt, mga long pants. So, sinusuot ko pa ulit yan. Ilalagay ko lang dyan sa labas, hindi ko binabalik sa loob ng cabinet. So, dyan lang muna yan. And then, itong sa baba, yung mga nasa storage box, yan ay yung mga pang winter ko, itinabi ko na sobrang sikim nga, ang liit kasi ng bahay namin. So, ganyan talaga. So, tsaga-tsaga lang, maliit talaga yung bahay. Pero at least maginhawa na yung feeling ko. Yung pakaramdam ko, tingnan ninyo. Oh, diba? Okay na, maaliwalas na. Hindi ka gaya ng daming-daming ano. Ayan, isara ko na itong bintana. Di magluluto na ako ng dinner namin. So, ano lang naman, barramundi fish lang. Magbaramundi na lang kami. Fish na lang. Hindi ko alam makakain itong mga ito. Yung anak ko nag-jogging sa tabing dagat. Tapos ito ng mga asawa ko ay ayan, nakahiga doon at pagod na pagod. Kasi nga sabi ko sa kanya kanina, maaga, sabi ko ang init ngayong araw na to eh. Huwag ka na maglaro. Ay gusto, ayan, anong nangyari? Pagod. So wala akong tagaluto kaya ako magluluto guys. Let's go. Okay guys, dito tayo sa kitchen. Magluluto na naman ako. Nagugutom na ako. Yung natira naming mask na kamote kahapon. Kaya kain ko. Gutom ako. Kasi ba naman, alas 7 na ng gabi. Kasi nga, di ba, nagpack. Hindi mo namamalayan, gabi na pala. Magluluto lang ako, guys. Then, mag-dinner na kami. Gisingin ko si Barry. Pagka nakaluto na ako. Madali lang iluto to. So, I'm gonna end this video. It's too long already. So, sa susunod na vlog ko, ipapakita ko naman sa inyo yung two boxes when it's ready to go na, then ipapadala na rin. Excited din ako sa aking ginagawa kasi happy sila sa Christmas, di ba? So, yun lang guys. And thank you so much. And I hope na nag-enjoy kayo sa aking vlog today. Sana! Yan. Ang ganda pa rin ang hair natin. Kulot pa rin. Magluluto si Inday. Ang ganda ng buhok. At nakabihis pa. Aba! Maka nakita ng ganyan, di ba? So, thank you so much sa inyo. And, I love you all. Good night!